Ako po si Evangeline Mangahas, taga Santa Catalina ng Bata. Isa po akong BHW. 8 years na po ako bilang BHW, pero nag-serve po ako ng 3 years bilang mother leader. 11 years na po ako ngayon sa serve. Yung panganay ko po, BHW din po. Kasama ko po sa barangay. Namimitasan po kami ng halaman. Gaya po ngayon, uso yung pitas ng sili, kamatis, sitaw, yung mga ganon. Yun po yung pinagkakakitaan namin. Per kilo po kasi sa pagpitas po ng sili, 10 pesos lang po kasi per kilo. Pag nakapitas po kami ng 10 kilo, yun po meron kami, 100 pesos. Minsan po, maghapon, kumikita naman po kami ng 300 o lower pa doon. Pero hindi naman po araw-araw. 2 times or 3 times a week lang po. Dito naman po sa barangay, meron naman po kaming allowance na 500 a month. Sabi nga po tayo ay volunteer, kaya meron po at wala, okay lang po. Ako nga po ma'am, sa totoo lang, 5 years po akong walang allowance sa barangay bilang BHW. Pero okay lang po, dahil nga po voluntary tayo, okay lang. Para din po siguro makatulong sa mga kabarangay na maipahatid namin yung kailangan tungkol po sa health. Nakakaraos naman po kami. Kahit po nitong nag-pandemic, medyo po talaga mahirap. Yung anak ko, 5 po ma'am. 3 lalaki po at 2 babae. Bali po may asawa na yung isa. Siya nga po may asawa na. Pero nag-aaral para naman po kahit may asawa. Ako po, 19 years old po ako nung kinasal po ako. Kasi po, nabuntis po. Tapos yun, yung panganay nga po namin. 5 years old na po siya, magsa 6 years old na po siya ngayon. Tapos po ako ngayon habang nag-aaral po through online class. Napag-desisyonan din po namin mag-asawa kasi sayang nga din po yung opportunity. Kasi po, nag-aaral din naman po ako talaga. So, nung 19 years old po ako, nung nagpakasal po ako na yan, nag-aaral pa rin po ako nun ng high school. Kasi po, nahinto po ako for 4 years, kaya mas pinili ko po na idiretso yung pag-aaral ko habang may sariling pamilya. Para din po matupad din po yung pangarap kahit paano po makatulong din po. Siyempre po ma'am, nung una po kasi nag-aaral pa po siya. Tapos, sinabi lang po na buntis. Siyempre po sa akin. Bilang nanay po. Alam naman po natin na sa isang magulang, masakit po na malaman na sa isang anak na yan. Ganun po yung naging... Dahil siyempre po tayo may pangarap sa ating mga anak. Grabe, masaktan po talaga. Parang hindi ko po talaga tanggap noong una. Nando na po. Wala na pong magagawa. Kaya po kasi siya nahinto noon. Ala pa pong school dito ng high school. Bali po sa poblasyon pa. Malaki po yung pamasahe. Hindi po namin kaya dahil 4 po silang nag-aaral. Nung pong nagkaroon na po ng high school dito, yan, saka po siya nagtatulo. Tapos nangyari naman po yung gano'n. Siyempre po. Siya po wonder nanay, as in talaga. Kasi po, kung ano po, talagang dito, umaga pa lang po, maaga po siyang gumigising. Lalo po kapag may pitas po sila, maghahanda po ng pagkain po nung tatay ko kasi nga po nagtatrabaho. Tapos mag-aasikaso po sa bahay. Talagang lahat po siya. Maglalaba, magluluto. Ganun po siya kasipag. Napakasipag po, mabait. Medyo maano nga po kasi nanay nga po, medyo mabunga lang din. Hindi naman po maiiwasan yun. Nay, happy Mother's Day. Lagi mo lang tatandaan, mahal ka namin, hindi naman magbabago yun. Tsaka kahit anong mangyari, nandito lang kami. Sino-sino pa ba magtutulong kung di tayo-tayo lang din. Sana dumating yung panahon na maibalik ko at masuklian ko lahat ng sakripisyo at paghihirap na ginawa nyo para sa amin. Yun lang po. Bilang isang nanay rin po siya. Sana po yung maging mabuting ina rin po siya sa kanyang anak. Magiging anak at maging mabuting asawa sa kanyang asawa.
Kay Tita Lorna po, nagpapasalamat po kami. Una-una po sa ginagawa niya po para sa ikatlong distrito. Sa ginagawa niya po na tita, yung mga pinapalive niya po na yun, napakalaking tulong po, hindi lang po sa akin, kundi sa buong mga kababayan natin sa ikatlong distrito, dahil nakapaghahatid na po ng impormasyon, nagbibigay pa po ng tulong, at nakakapagpasaya pa po siya sa ating mga kababayan. Maraming salamat po muli, Tita Lorna. Happy Mother's Day din po sa kanya. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day po.